paano ka naman nakarating sa Hungary? Ano yung agency? Ano yung tutumulak sa'yo? Bakit gusto mo yung mag-trabaho? Mag-OFW ulit. Oo, kasi di ba, pag sa 12 years, wala ka bang naipon? Yes. Oo, dapat meron milyon dapat na yung pera mo yan. Pero ano yung nag-push talaga sa'yo? Tsaka yun. Paano ka nakarating dito? So, bakit? Yeah. Bakit? Ayun ang tanong eh. Bakit? So, dumating ang pandemic. Ah, okay. Makes sense. Yes. Dahil sa pandemic, ganun ang nangyari. So, alam niyo na yon, hindi ko na i-elaborate ang istorya. Lahat naman tayo, naghirap ng pandemic eh. Yes. So, kahit na ayaw ng anak ko, shoutout sa anak ko na nakagraduate ng IT, ayaw niya akong paalisin. Lagi niya sinasabi na, Dada, it's my turn ko naman, ako kaya ko, etc. Ganun. I know, kaya mo nak, alam kong kaya mo. So, pero still, obligasyon ko yung kapatid niya na matupad yung pangarap bilang isang doktor. So, yung bunso kong anak, eh, gustong maging doktor. Although kaya, graduate na siya? Oh, next year. Next year. So, next kaya, year. Nag-decide ako na umalis ulit. Yun ang reason. Yun ang reason. So, doktor. Alam naman natin kung anong klaseng tuition meron. Oo, pag-doktor. So, tsaka, so, yung school pang pinag-aaralan nun. Ayoko nang banggitin yung school kasi... Kasi pag meron kasi mga school ang taas ng tuition eh. So siyempre yung anak mong kumukuha ng medisina doon talaga sa trusted na university kasi, na yun. So yung university tama. Na yun, mataas ang tuition doon. Alam naman natin na walang school ng medisina doon na malitang bayad. So alam natin yun. So yun ang reason. So pero ang tanong, paano ako makakaalis? Eh 48 years old na ako. Yun ang tanong. Tanong, diba? Diba? So, paano yun? Paano nangyari? Pero, kapag ginusto ng Diyos na mangyari sa'yo, mangyayari. Yeah, God moves in mysterious way talaga. Right. Meron akong interview sa Peridot. Ito, istorya. Mm-hmm. Sabi nila, punta ka sa Peridot. That time, nakamotor ako. Nagmotor na lang ako para mabilis from Cavite doon sa Makati. Mm-hmm. And then, nag-red yung traffic. Traffic light. Lights. Oh. Ito istorya, very interesting. Very interesting. Ang daming tumawid na binaba ng jeep doon eh. Lahat sila nakahawak ng folder, nakahawak ng envelope. Envelope. Siyempre, natanong ko yung isa. Nag-commotion doon eh. Traffic eh. Hindi, tsaka commotion. Nag-iipot. Sobrang dami talaga. Matatanong mo talaga yung isa. Sabi ko sa kanya, saan kayo pupunta sir? Meron daw pong hiring dito. Sabi ko, anong hiring? Europe daw po eh. Saan? Europe? Sa Batangas. Hindi, Batangas yan. Sabi ko, ang Batangas doon. Sabi, hindi, Batangas daw po eh. Sabi nung isa, tanga, Batangas Street. Batangas Street. Okay. Sabi ko, ah, Batangas Street. Eh, hindi man ako familiar din sa street sa Makati. So, Batangas Street. Instead of going to Peridot. Kahit nagmamadali ako, saan sumunod ako sa kanila. Sa kanila. Kasi ang dami nila eh. Naunahan ko pa sila kasi nakamotor ako. Hinanap ko yung Batangas Street. Eh, napakalapit lang mula dun sa stoplight. Pero pagdating ko dun sa sinasabi nila, ang daming tao. Mahaba na yung pila. Mahaba na. Kung ito yung entrada ng Human Link, shout out, Human Link. Human Link, yan na. Human Link, shout out. Salute ako sa inyo, Human Link. Human pati Link. Yung guardian, ha, Bok. Yung guardian sa Human Link. Ayan, mga kabaro natin yan. So, pero hindi kami doon sa main entrance. Di ba, may main entrance, ito yung store. Doon kami sa likod, yung parang fire exit. Ah, doon kami sa likod? Oo, doon. So, nagpark ako doon, eksakto doon sa harapan ng fire exit. Walang, may space, doon ko pinark. Eksakto doon ako nakaharap. Tapos, ang dami nang pumapasok. San Caterba? Tapos yung mga tinanong ko, parating na, San Caterba? Oh, yung mga tinanong mo. Pre, napakarami. Napakarami. So, nung gumapang yung mga form, makikita mo, pinapasa nila. Pinapasa. Mula dun sa anong floor man yun, I forgot, fourth floor yata yun. Fourth floor. Bumagapang yung papel. Kumuha ako ng isa. Aba, sabi ko, Human Link, parang application form. Application form. So, okay. Meron dun, convenience store, di ba? Oh, sa gilid. Yung, sa parang gilid. Siya 7-Eleven. Parang 7-Eleven. May table siya doon. Yung bilog. May table doon. Pilap ako. Sabi pa nung isa,
Sir, pwede magtanong ano yung ilalagay dito, nagpapaturo pa sa akin. Oh. Umisa dapat concentrate ako sa pag-fill up ko, tinutulungan ko siya. Tinutulungan pa isa. Okay, tapos may na, napatigil ako. Kasi nakita ko yung edad niya, sinusulat niya eh. Oo, nga pala, edad na naman. Napatigil ako. Edad na naman. Mga kaburks kung anong mga kabarkada. Napatigil ako kasi naalala ko, 48 nga pala ako. Sabi ko, baka mamaya may age limit na naman, mauubos oras ko dito. Ang haba ng pila. Anong oras ka ba nagpunta doon? Specifically, nandun ako ng bago mag 7 a.m. Ang aga. Oo, bago mag 7 a.m. Tapos edi na yung... Okay. Ginawa ko, umakyat ako. Umakyat ka. Tapos nagreklamo yung mga nakapila. Alam niyo na, Pilipino, pre, may pila, pre. Walang ganun. Sabi ko, alam ko may pila, may tatanong lang ako. Tatanong lang. Style eh. Style, bulok. Alam mo na, pero hindi ko sila pinakinggan. So, magalit sila kung magalit. So, kasi inisip ko, kung may age limit, tapos sasayangin ko yung oras ko sa haba ng pila, hindi ko mapupuntahan yung gusto kong puntahan. Oo, pero doon sana. Ginawa ko, nilampasan ko sila, magalit sila. Pagdating ko dun sa fourth floor ba yun? Yung pinto, yung may nakaharang doon. Na, taga human link, ma'am, thank you ah. Kung sino ka man. So, maglalag ka doon, yeah. Maglalag ka doon, tapos nakaharang siya, nagbibigay siya ng form. Sabi niya, sir, saglit lang po, isa-isa. Ano po yun? Pilapan niyo po na muna yung form. Sabi ko, ma'am, magtatanong lang po sana ako. Ano po yun? May age limit po ba kayo? Oh, sabi niya, yes po, may age limit po kami. Ilang taon na po ba kayo? Sabi ko, ma'am, 48 na po ako eh. Ay, 48 na po kayo. Pero ano po experience yun? May experience po ba kayo? Sabi ko, dati kong OFW, South Korea. Sabi ko, pagawa ng sasakyan. Kung hindi ko nababanggitin yung name, so di yun. Sabi niya, ganito sir, may age limit kami. Pero may employer dyan. Uy. Sabi niya. Sino yun? So, naka-line up yung mga mag-a-apply ngayon para interviewin nila ng personal. Bakit hindi niyo nalang itry sir? Kasi kahit may age na kayong ganyan, malay niyo magustuhan kayo. Baka sakali. Baka sakali. Baka sakali. Sa lahat ng agency na natin nasa Pilipinas, no? I-single out ko na itong magsaysay. Saysay. Yung magsaysay, napakahigpit. Hindi ko alam kung anong merong relasyon kayo dun sa, kung anong explanation nyo dun sa mga, ano nyo, client yun, employer, no? Employer. O kung sila man talaga nag-insist na ganun, so, naintindihan ko kayo. Pero, eto may age limit to eh, human link eh. Pero at least open sila na bigyan ng chance yung tao. I hope lahat ng agency ganun. So, shout out sa human link. So, sabi ko, medyo na ano ako doon, nabigyan ng pag-asa. Kaya sabi ko sarili ko, okay, hindi ko na papansinin yung peridot. Andito na. Oo, kasi sa peridot, wala rin naman sinabing age limit, pero baka pagdating ko doon, malaman age ko, hindi rin ako tanggapin. So, pumila ako sa madaling salita. Naghintay from 7 a.m. Okay. Anong oras ka na interview? Or anong oras ako na interview? Na-interview ako alas 6 ng gabi. Alas 6 ng gabi. Aray ko po. Kaya kahirap mag-apply. Almost 6 ng gabi. Kaya naman OFW mag-apply. At ito pa, shout out dito kay ma'am. Nakalimutan ko pangalan ni ma'am. Nakakahiya. Baka mapanood niya to. Basta asawa siya ni Sir Jobart. 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 Sir Jobart. Shout out kay Sir Jobart. I love you, sir. Siya yung nag-assist sa amin dun sa may stamping ngayon. Si Sir Jobart yan. Shout out hindi ko alam pa na asawa ni Sir Jobart yun, ha? Until such time na nag-aasikaso na kami ng mga documents o visa, etc. Kasi kinwento ko kay Sir Jobart nung nagsasigning na kami ng contract. Sabi pa ni Sir Jobart, kung naalala mo, sir, sumisip-sip ka lang yata sa akin, nagpapalakas eh. Hindi, sir, siya yung asawa mo, ngayon ko lang nalaman. Pero siya po yung nag-interview sa akin na nagbigay ng chance sa akin sa kabila ng edad na meron ako. So, hindi ko po alam, mataas pala po si sino ng asawa niya. Mataas pala. Oo, hindi ko alam. So, ma'am, thank you very much. No? Lagi niyo sinasabi, kapag uwi kami, huwag kami magbibigay ng kung ano man sa inyo. Bagkos, ibigay na lang namin sa pamilya namin, mas kailangan yun. Ayaw niyo na bibigyan kayo ng something na manggagaling sa amin, hindi katulad ng ibang agency. Na magbibiro pa, oh papansit ka naman, oh papinsa ka naman. Pero ang human link, kakaiba sila. So, bago mo pagawin yun, dahil excited ka nagkabisa ka or excited kang may ticket ka, bago mo pagawin yun, sasabihin nila, oh baka nagpaplano kayo mag-ambagan na ililibre kami lahat dito, huwag nyo nang gawin. Kesa gawin nyo yun, itago nyo yan, kailangan nyo yan sa ibang bansa o kailangan nyo ng pamilya nyo. Shoutout sa inyo, human link, mabuhay kayo lahat. Alright. So, yun, so ganun nangyari sa akin. Siguro,
tinadhana ng Diyos na ibigay yung human link sa akin. Knowing the fact na ang human link, hindi naman siya agad, hindi naman siya yung tipo na nagpapaalis talaga ng hungry before eh, di ba? Kapag pagka nakita yung mo yung human link, parang tayo lang, no? Yung mga naunang batch kayo, yung naunang batch eh, no? So sabi ko parang tinadhana ako. Akala ko pa mag-interview sa akin yung Hungarian mismo. Hindi, kasi nung nakita ko yung umasok yung mga kakwentuhan ko for how many hours, ako naiwan, tapos tinawag ako ni ma'am. Ikaw. Sa ibang pila ka napunta. Oo, asawa ni Sir Jobert. Si Sir Jobert nga. Tapos yun, dumilingon ako. Kasi alam ko doon lahat eh. Oo, doon lang yung pila eh. Oo, doon lang, pumapasok. Ikaw. Sabi sa akin, ma'am. Yun, tapos tinawag niya ako, tapos yun nga. Sinabi ko sa kanya, honestly, ang reason ko, ba't kailangan kong umalis ulit. Yun, tinanong niya kung ano experience ko. Tapos sinabi niya na okay naman lahat tong requirements mo. Mm-hmm. May license ka rin, may driving license ka rin, etc. So, ang sa akin na lang, i-update mo yung apostille. Apostille, NBI, number one yan. Ipa-apostille mo yung NBI mo. Mm-hmm. Okay, yun. Tapos medyo may client kami na parang part siya ng sasakyan. Hindi pa ako sure, yun yung exactly sinabi ni Mami. Pero once na nag-hire sila, papa-inform ko, ikaw. Mm-hmm. Sabi niya gano'n. Tapos kailan ba nag-search yun? February 9 yun, ma'am. February 9 yung interview na yun. Mm-hmm. Tapos March 10, after a month, nag-text ang human link. Nakalis na kami yun eh, March 6. Correct. March 10, nag-text sila sa akin, yun na sabi, standby, pero wala pang specific. Basta standby, sorry kung late yung ano namin, kasi... Yun. Progress. Oh yes, inaano pa namin dun sa, kung ano man yun, hindi ko alam yung mga specific na nakalimutan ko na. Okay, so at least, nag-update sila. So, nalalaman mo, kahit paano, merong progress. No? Hindi katulad dun sa iba, para ba, wala na to. Para hindi ba mawala sa isip na, wala na to. Tapos, dun na, nagtuloy-tuloy, March, April, May, lahat yan, every month, may update yan. May, dun na nag-start, lumitaw na yung Job offer. Lumitaw na yung job offer, nandun na yung salary, nandun na yung, yun na, positive na yun. Mag-scan ka na, magpipirma ka na, magtatammark ka na. Correct. Sino mag-aakala sa edad kong to na... Binigyan ng job offer. Yes. So actually, dito sa company namin, merong Pilipino mas matanda pa sa akin. Di ba? Si Kuya Danny. Si Danny is 54. Si Edwin is 50. 51. O see, mas matanda pa sa akin. So, yung age, no, maaaring sinasabi ng mga agency, pero huwag kayong mawalang pag-asa na may mga agency na nasa tao kasi yun, para sa akin, no? At saka hindi, faith, syempre may faith din dapat. Para sa akin, nasa tao yun eh. No? Yung mga tao ng human link, ano sila eh, paano ko ba sabihin to? Yung ibang agency kasi technical sila masyado. Anong technical? Sinabi ng rules ganito. Rules sila eh. Ganun. Minsan, yung iba naman, hindi sila nagpapaano sa rules. No? Alam nila na yung tao, dapat bigyan mo ng chance. Alam nila na, alam mo yun, hindi ko alam kung paano ko i-explain yun. Pero sa mga nanonood, alam ko na unawa niya yung ibig kong sabihin. So hopefully, makachempo pa yun ng ganung klaseng tao. Mm-hmm. Hindi ko na-specify na agency. No? Kasi minsan, di mo yun sila dapat sisihin kung yun ang inutos sa kanila ng mga boss nila, yun ang gagawin nila. So, huwag nyo silang sisihin. Yung mga may height limit pa, pupunta ka sa isang agency na to, sa labas merong naka-mark ng pen o masking tape ba yun. Kailangan tumapat ka doon, magiging sinungaling ka pa. May hawak na ganito eh. Sa mga previous medical mo, ganun naman talaga height mo. Pagdating mo doon, parang lumiliit ka. Hindi ko alam kung anong ginamit nilang panukat doon, no? So, wag natin silang sisihin, pero sumusunod lang sila. Pero hopefully, makachempo kayo ng mga company na sineset aside ang age. Bagkos, mas pinaprioritize yung capability mo, yung abilidad mo. Abilidad. Sa isang trabaho na gusto nang bigay sa'yo. So, huwag kayo mawala ng pag-asa, darating yan. Ako nga, akala ko rin, wala ng chance eh. Basta ayoko naman kasing iasa lang lahat sa Diyos na gagawa ka ng paraan pero nakaupo ka lang sa bahay mo. So, diba? Dapat kikilos ka din. So, siyempre, pag kumilos ka, Diyos na bahala doon. So, meaning, nakakalis ako, natanggap ako, meaning, alam ng Diyos dito ako makupunta. Alam niya na, nakita niya na dito ako. So, sa salary,
ako yung napapabilang sa mga tao na hindi na naghahangad ng sobrang salary. Minsan magtatanong kayo, hindi ka ba naninibago? Kasi sa Korea, ang laki ng sahod mo. Mm. Dito sa Europe, okay. Hindi. No. Kasi yung Diyos, binigay niya sa akin to, yung salary ko, enough lang to support my daughter, yung anak ko. So meaning to say, lahat talaga ng sinasahod ko dito, sapat lang na allowance ko at yung sobra, pang tuition niya, sa pangarap niya. Yung anak kong panganay, may sarili na siyang profesyon. Yung asawa ko, nagtatrabaho siya. So yung mga expenses dun sa bahay namin, silang dalawa ng anak kong panganay. So ako talaga concentrated lang dun sa ano ko, sa punso ko na suportahan siya. Magdo-doktora na. So, alam ng Diyos kung ano yung dapat lang ibigay sa akin. Alam niya, hindi sakto pwede lang sobra. Talaga, hindi sobra, sakto o, lang. Parang ganun. So, minsan tatanong niyo, hindi ka ba nangangarap na mag-ipumpa ng maraming pera para nagawa ko na yun. Inabot na niya yun. Oo, nagawa ko na yun, pero may nangyari. So, hindi naman natin ginusto lahat yun, no? Pero nangyari sa lahat sa atin. No? May gustong... Kagustuhan yun eh. Para sa akin, alam ko iba-iba yung mga beliefs niyo o yung story niyo sa buhay. Pero para sa akin, parang may gustong ituro ang Diyos sa akin. So, sa akin, parang enough na yung simple lang. Tama simple lang. Buhay lang. Isa ko nang naranasan yung sumahod ng napakalaking pera. May bigay lahat ng mga sobra-sobra. Pero ang nakakatawa, lumaki ang mga anak ko na hindi katulad ng iba na nasunod yung mga kung ano man luho, etc. Simple lang din sila. So, at ngayon, alam nila yung hirap ng buhay na kinakaharap ng bawat isa sa amin. So, nakikita naman nila sa'yo, nakikita naman nila. Correct. So, ang gusto ko lang, matupad yung mga pangarap nila. So, katulad ng bunso ko, maging doktor, hopefully, yan, maging successful siya na doktor. At maganda naman yung kanyang advocacy pag naging doktor. So, hopefully yung Diyos hindi siya pabayaan na matapos niya yun ng smooth. Proud ako sa kanya, sa asawa ko na nagtiis. Shoutout 26 years kaming kasal, pero ilang years na akong malayo sa kanya. So, na nagtitiis. Babawi si Brother Mel. Nagtitiis. Tiis na konti na lang. Lumalaban sa anak kong panganay na hindi pinapabayaan yung kapatid niya tsaka ang mother niya. So, nagtumatay yung ama dyan sa tahanan na binuo namin. So, two thumbs up sa'yo, brother. Shoutout sa'yo. So, yun ang istorya ko. So at ngayon, may kinakaharap din kaming problema, no, pero hopefully yung Diyos ang bahala kung saan kami dalhin. Anyway, ang problema hindi nawawala. Laging meron. Sino ba ang wala nun? At saka dyan sa may kaproblema yan, malaki man o maliit, dyan tayo lumalakas eh. Correct. So sa mga nandito sa Hungary, so kung nadya kayo sa company at sa tingin nyo sapat naman, so dyan na lang kayo. Sa mga meron namang gustong pangarap pa na masigit, na hindi naman natin sila pwede sisihin. Respeto natin ang bawat tao na merong pangarap o may gustong gawin. So ano man yan na kakaharapin nyo na pagsubok, pag ginawa nyo yung desisyon nyo yun, alam ko kaya nyo gagawin. So support tayo dyan. So, kasi gagawin nyo yan, hindi naman para sa inyo, para sa pamilya nyo. Hindi namin alam kung ano nung nakaatang na mabigat sa balikat niyo, kaya niyo nagagawa yan. Kasi nga, parang mayroon tayong kanya-kanyang kwento eh. Correct. Kaya hindi natin pwedeng husgahan. Bakit si ito ganyan? Si correct, wag, mali yun. O, so, dapat, respeto na lang. Hindi mo pwedeng ilagay yung sarili mo sa kanya, sa desisyon na meron ka, nasasabihin mo, dapat makontento siya sa ganito. O, okay na nga yung ganito, okay na yung ganyan. Istorya niya yun, istorya mo yan. Istorya ko to, istorya niya. Diba? Nire-respeto niya yung istorya mo, respeto mo yung istorya niya. May reason kung ba't niya nagawa yun. So, ang best way is supportahan natin siya, ipanalangin natin, maging okay siya. Ipagdasal na lang natin na maging okay siya. Maging okay siya na hopefully, na kahit na sa anong paraan ba, mali naman sabihin kung maling paraan o basta kung ano man yung paraan na yon na sa paningin ng iba mali, pero paningin niya sa sarili niya ay tama. Dahil makakabuti sa future ng pamilya niya. Sa family niya, tama. Huwag nating husgahan. So, malay mo, mas maging successful pa siya. Tapos, maingit ka pa. Huwag naman sana. Huwag ka na mag-ano na lang. Yan ang ano ng OFW, no? So, sana yung envy, yung inggit, yung pagkukumpara, iwasan natin. Iwasan natin yan. Minsan, masarap tumulong, no? Pero minsan din may mga tao, lalo na, mostly Filipino, based on my experience na para maging tulong mo, mamasamain or kakaingitan ng iba,
na parang ang dating sa iba nagmamarunong ka or whatsoever. So, oo nga eh. Eh takip-tenga ka na lang tsaka yung may tapauho bang ganun. Parang yung kabayag. Diretso ka focus lang sa goal. Yan. Kahit ganun sila, darating ang time, ihingi sila ng tulong sa'yo, tulungan mo pa rin. So, pa rin. Kahit pagka nakataligod ka, may sasabihin pangit sa'yo. Tapos nangailangan sila ng tulong, dumating yung time, tulungan mo pa rin. And besides, wala nang ibang magtutulungan dito. Kundi tayo-tayo. So, yung yabang, meron talagang mayabang eh. No, yung hindi mawawala yan sa grupo. Meron namang malungkutin. Iba-iba tayo ng merong, ano eh. Merong madrama. Oh, merong may madrama. Lover. Merong, may kung ano man yan, may ano tawag doon pre? Ano yung palikero ba? Palikero, yan. Yung mga matatamisang dila sa mga chicks, yung mga ganyan. Ayan natin sila, style nila yun. Yung buhay nila yan. I mean, yung buhay mo, gawin mo. I mean, huwag silang kaingita, huwag silang pakialaman. Kwento nila yun, may kwento ka. So, nasasabi ko lang yun, based sa akin sa karanasan, ngayon, kung may masasabi kayong di maganda sa sinabi ko, so tatanggapin ko yan ng maluwag. So, I mean, so mag-comment na lang kayo sa baba kung ano mang sasabi niyo tungkol sa story niya or kung meron kayong gusto pang malaman, no? Na ano natin. Sige, i-comment niyo na lang. Ako, uwi pa rin ako. Yung pa rin ang aking plano. Uwi ako for good kasi yung masayang yung mga panahon na nawala. At gusto kong makitang ng dalawang mata ko, tapos makasama ko yung experience na meron na yung anak ko nagagawa yung pangarap niya. Tapos yung bang nakikita mo yung anak mong graduation, umakyat, tapos yes. Anak ko, grapa, kasarap siguro. At no? Nakikita ko yung anak ko, napupulfill niya yung advocacy niya na sabi niya once na maging doktor siya. Maglalaan siya ng araw, napupunta siya sa mga remote areas, natutulungan niya yung mga taong hindi na pupuntahan ng mga doktor. Yung mga hindi doktor. Napupuntahan ng doktor for regular check-up. So sabi niya, hopefully by that time na doktor ako, may mga medicines na tayong pwedeng ipamigay. So yun ang hinihintay ko yung panahon na yun. Yes. Kaya so, yung tinatanong niyo ako, ikaw ba magpapatuloy pa sa kabila na ganyan ang edad mo, na alam mo na nasa Europe ka, maraming opportunities. Yes, merong iba, for sure ganun ang gagawin. Merong iba na for sure, baka ang plano pa, kunin ang pamilya. So, kasi meron naman mga bansa sa Europe na possible 'yon. For example, sa Spain, sa Italy, no? So, kung magagawa nila 'yon, di bless sila or alam mo 'yon, okay, good for them. Pero kung ako, uwi ako for good. So, hindi ko pinlano na magstay ng matagal pa, kundi umuwi para makasama yung pamilya ko, makita yung pangarap nila na tutupad. Nakikita ko ng personal. Nandun ka. Nandun na ako sa retirement stage. Eh. So, after nito, uwi ako. So, binanggit ko yung, shinare ko yung story ko para ma-inspired yung iba na may edad na katulad ko na huwag mawalan ng pag-asa. At ang story ng mga OFW na before na naranasan na din, bumalik sa pagiging OFW ulit. After ng hirap na meron tayo sa Pinas. So, hindi mo masasabi kasi merong mga tao na hindi naman nag-OFW pero successful. Meron naman mga nag-OFW pagka-uwi, naging successful. Meron din naman mga OFW na start pa lang, parang malas na. Malas na kaagad. Di ba? Meron naman na umuwi from pagiging OFW na hindi nga naka, alam mo yun, walang napundar. Ako po, may napundar naman ako. So, may bahay ako, no? Napagtapos kong anak ko, so far okay naman. So yung mga dapat gawin ng isang padre di pamilya sa pamilya niya, masasabi ko nagawa ko, at until now ginagawa ko pa. So darating ang time na matatapos yun, hopefully. So magkasama-sama na kami sa mga aspiring applicants. Yes. Yeah. So yun, go lang ng go. Tsaka ang sandata talaga sa pag-apply, hindi lang yung karanasan na meron ka. Ang sandata sa pag-apply, hindi lang yung sipag na meron ka sa initan ng araw tsaka yung taste ng sikmura mo sa pagkain hindi mo makain dahil tinitipid mo yung pamasahe mo o panggasolina mo sa motor, kundi panalangin. So, ang number one talaga is faith. Yes. So, kahit nasa ibang bansa ka, faith pa din. So, minsan, may mga OFW nakakalimot yan kapag ka nakamit na nila yung pinapangarap nila tsaka yung pinapanalangin nila. Yung bang nakasahod na ako ng malaki. Nakalimutan mo na siya. Minsan, nung nasa Pilipinas ka, naalala mo, lumuluhod ka pa mula dun sa entrada ng
simbahan ng Quiapo. Unang dasal talaga. Tapos sinatawag mo lahat ng santo, makaalis ka lang. Tapos kung nandito ka sa bansang napili mo, kung ano-ano sinasabi mo doon sa taong nagpaalis sa'yo. Kung ano-ano yung reklamo mo. No, dahil mo na reklamo. Ah, ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw. Okay, pagpasa Diyos mo na lang. Pagpasa Diyos mo na lang. Okay, paano kaya kung ang story ay hindi ka nakaalis? No, no, sasabihin mo, kahit ano pa yung ginagawa nyo, okay lang, basta makapunta ako dyan. Ganon, di ba? So, ang sa atin lang, no, as long as tama yung sahod mo, as long as nabibigay naman sa'yo yung gusto mo. Tama lang. Nakakaipong ka pa rin naman eh. Okay, so masasabi mong mas maswerte ka kaysa sa mga taong na doon na nangangarap ng merong ka ngayon. So, lahat ng merong ka ngayon, ipagpasalamat mo. Lahat ng mga taong hindi nakakamit yung dapat makamit na katulad mo, ipanalangin mo sila na makamit din katulad mo. So, I mean, laban lang sa mga Pilipino na nasa Pinas, laban lang, alam kong hirap mag-apply yung mga akyat baba niyo dyan sa Pedro Hill Station. Eh, palatandaan, ang sino man umakyat ng Pedro Hill Station, ang labas mo nun, airport na. Yung pala yung portal, no? Oo, so, alam ko yan, yung mga nagpapamedical dyan, shoutout sa inyo. So yun, ano na tayo, mag-shoutout mo na yung mga naging... Okay. Kaibigan mo sa Korea. Okay, shout out sa Ansan Filipino Community. Alright. Nakalimutan ko na, hindi ko alam kung sino ang presidente dyan ngayon. So, pero alam kong huling presidente dyan, si Ninong. Pero ngayon si Ninong, alam ko na sa Pangasinan na. So, shout out dyan kila Emily, Arasa, Emsa, nandiyan ka pa. Kay paring Arlan, asawa mo, sa anak nyo, nakasama mo ngayon. Shout out kay Michael... Kakayuran ng Pampanga. Actually, taga-Tagig yan, pero napangasahan niya Pampanga. So, shout out sa community dyan, sa lahat sa inyo. Tapos, shout out sa mga tropa ko dyan sa tropang Pasig, sa may Buting. Yan. Buting, oh, sa Pasig. Tropa ko dyan. So, at yung mga kumpari ko dyan sa Imus. So, shout out sa inyo. At shout out sa mga kabatch ko dito sa Hungary. Oh, saka siyempre, mega shout out dun sa agency natin na si Human Link. All right. Siyempre. Shout out tayo kay Ma'am. Nakakahiya no, napapanood din Ma'am pero nakalimutan ko yung pangalan niya kasi minsan talaga pag mataas ang position, di mo maalala ang pangalan kasi parang medyo na ano. Pero Ma'am, napakabait mo. Napakabait. Kahit nung time na magbabayad na ako, tapos nandun ako, tinulungan mo pa rin ako, kinuha mo din. Yes, si Ma'am yun, dapat ang nag-ano, yung mga nandun sa... Oo, sa yung bakla dun sa isa. Sa cubicle, eh. Oo, pero hindi. Yung, shoutout mo yung ano... Yung babae na gano'n sa akin kasi nako-confuse nga siya dun sa mga questions ko. Parang nakita niya may konting ano nga. Tapos si Ma'am, kahit siya ang taas ng posisyon, nakuha niya tumayo sa table, kahit may kausap siya sa phone. No, Ma'am, shoutout sa'yo, salute ako sa inyo. Napakabait nyo talaga, genuine yung pagtulong nyo. Oh, so, pati yung discipline na meron kayo dyan sa agency, oh, kakaiba tama rin. Yan. Tsaka malinis. Malinis hindi, pati yung discipline nila sa aircon pa. Pagpapa-apply sa mga tao. No? Yung approach nyo maayos, kahit na sabihin nyo na masyadong crowded na, masyadong yung iba, sarcastic na yung iba nag-a-apply, alam nyo yun. Yung patience na meron kayo, no? Yung approach nyo sa tao, yung basta yung genuine na mabuting puso na meron kayo sa pagtulong. Oh, tsaka ano pala si Sir Dear. Si Sir Dear eh, nakalimutan ko yung pangalan niya eh, pero tawag sa amin sa kanya Dear. Okay, si Sir Jobart. So, maaaring may mga hawak ngayon si Sir Jobart sa WhatsApp. So, yun, si Sir Jobart, mami-misinterpret nyo siya based on my experience kasi medyo... Stricto siya. Straight to the point. Yung pagsasalita niya. Pero, stricto. Merong magandang reason kung bakit siya ganun. So, I mean, tamang approach ni Sir Jobart. I respect Sir Jobart. No, yung ganung klaseng approach niya. May train dun eh. Pinaka-effective na way effective para mapasunod mo ang isang tao, lalo na Pilipino. Kung lumaki ka sa kultura bilang isang Pilipino, magaget niyo yung ibig kong sabihin. Na nandiyan na, nakasulat na, magtatanong ka pa. Sir Jobart. Okay, so, yun, so kailangan maging specific kayo kapag nagtanong kayo ng tanong kay Sir Jobart sa WhatsApp kasi busy rin yung tao na yan, napaka-busy yung tao na yan. Bro. Pero sa kabila nung kabisihin niya, kahit nonsense ang tanong mo, pag-aaksayan ka pa rin niya ng panahon,
para sagutin, kaya lang syempre may sermon 'yon. Para next time huwag mo nang ulitin, 'di ba? So shout out sa iyo, Sir Jobart. Ulitin ko, hindi ako nagbibiro no, nung tinabi ko sa iyo na si Ma'am ang nag-interview sa akin, hindi ko alam na asawa mo pala. So alam hopefully naalala mo pa yung pumipirma tayo dun sa room ng contract. Sabi mo pa binobola mo lang yata ako eh. Hindi sir, di kita binobola, siya yun. So nalaman ko lang lately nung sinabi mo na asawa mo pala siya. So hindi na ako magtataka kung bakit napaibig mo si Ma'am at napaibig si Ma'am sa'yo. So match kayo, pareho kayong mabait, pareho kayong mabuting tao. So shoutout sa inyo. So ayun. Hindi ko alam kung saan kami makakabawi sa inyo, siguro sa dasal na lang. Dasal na lang. Hopefully bless good kayo health, ni yeah. Bless kayo ni Lord ng higit pa no ng mga blessings na makamit yung at good health para sa inyong dalawa, para mas marami pa kayong matulungong kagaya namin. Kagaya namin. Yun. So gusto ko malaman niyo yung bunga ng mga Pilipinong pinadala niyo dito so far, okay naman yung relationship namin sa client niyo, which is sabihin ko ba pangalan? Oo, oh, Nostabert. So okay naman relationship namin sa kanila. So sa ADAPT. So okay naman, nakipag-communicate kami. Shoutout kay Sir Peter. Kaya tayo namin ang bandila ng Human Link. Yes. So shoutout sa Human Link. Nandito kami. So yun. So thank you sa inyo. Mabuhay kayo lahat dyan sa mga taga-Human Link. Alright. Okay. Ingat kayo, Palagi. Stay healthy, God bless. Have peace.